Hello mga kaibigan, sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang part 1 ng aking journey sa mini mushroom production. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang like button. Kung nagustuhan niyo ang video na ito hanggang dulo, simulan na natin! Yeah. Maghuhugas na po tayo ng mga bote ng ketchup kasi yun lang po yung available sa amin. Kaya yun yung gagamitin natin na paglalagyan natin ng culture media. Hugasan lang po natin siyang mabuti para malinisan ng husto kasi matagal na naka-stuck yan sa sako. Kala ko noon wala nang pagkakagamitan yung mga bote na yan. Yung pala pagka nangabuti ka o nag-mushroom ka, napakahalaga pala ng mga bote na yan. Kaya hugasan natin mabuti. Gumamit ako ng brush ng feeding bottle para malinisan ang husto yung loob ng ating botelya. Balawan lang natin siya mabuti. Wala kaming lababo mga kaibigan, kaya timba-timba lang ang lalagyan. Kaya yan, kailangan lang balawan ang husto para mawala yung amoy ng bar soap. Mag-sterilize na tayo ngayon sa mga boteng nilinis natin kanina. Sterilize natin siya ng 3 to 4 hours para siguradong walang matitirang contaminant. Sa pagkakataong ito, ihanda naman natin ang ating cultured media. Gumamit tayo ng hugas bigas. Makukuluin natin siya ng 10 minutes. At pagkatapos kumulo ng 10 minutes, ilalagay naman po natin yung ating Mr. Gulaman na white at saka puting asukal bago natin ito ilagay sa mga bote. Ngayon, magsalin naman tayo ng ating nilutong culture media. Ang paglalagay natin sa bote ng ketchup ay huwag lalampas sa 1 inch. Sa ganun eh, pag itinagilid natin, hindi aabot sa ilalagay nating cotton plug. Kasi pag umabot sa cotton plug, maaari nyo ng pagnulan ng kontaminasyon. Ayan, maglagay tayo ng cotton plug. Kailangan yung siksik na siksik para hindi pasukan ng anumang maaring makapag-contamina sa ating culture media. Yan, takpan natin siya ng papel. Tsaka natin lalagyan mamaya ng rubber band. First time pa lang yan mga kaibigan, kaya ganyan pa lang yung gawa natin. Sana nga maging successful. Yan, lagay na natin sa kaserola yung ating i-sterilize na mga bote para lubusang mawala yung mga bakterya. I-sterilize natin siya ng 3 to 4 hours. Tsaka natin tatakpan ng katsa. Ganyan. I-ayos natin mabuti para yung init talagang nakapokus sa mga bote natin. Ihahanda naman natin ngayon ang pagsasalin natin ng tissue sa ating culture media. Gagamit tayo ng alcohol lamp. Ginawa ko lang yan galing sa isang used na garapon. Ito na yung kabuti na pagkukunan natin ng tissue. Aalisin lang natin yung maliliit, tsaka natin siya bibiyakin sa gitna. Medyo itapat lang natin ng mataas ng konti dun sa ilaw natin para siguradong walang bakterya. Kukuha tayo ng maliit sa gitna ng ating biniyak na mushroom.
Yan, kahit maliit lang yung makuha natin. At saka natin. Idamdag natin mabuti yung itapat natin sa ilong ng husto yung karapon para sigurado walang bakterya ang makakapasok. Tsaka natin uli ibalik yung cotton plug. Siguraduhin lang natin na nakatapat siya palagi dun sa ating alcohol lamp na ginamitan natin ng denatured alcohol. Pati yung papel, idamdag natin. Tapat natin yun. Tsaka natin uli ibalik na itakip. Ilagay uli natin yung rubber band. Lahat ng gamit natin kailangan nating idaan dun sa ating alcohol lamp, kahit yung ating gunting. Ayan. Kailangan dadaan lahat yan sa ating alcohol lamp. Yung tissue, hindi ko masyadong ibinababa dun sa apoy. Medyo mataas lang para wag lang makapitan ng anumang bakterya. Yan. First time po natin yan na ginawa. Kaya sana maging successful. Yan. Wala tayong training. Wala tayong seminar na pinuntahan. Sa YouTube lang. Sana maging successful naman. Makita natin sa mga susunod nating video kung naging successful nga. Dito natin in-store yung ating ginawa. Yan, kung makikita nyo, nakahiga na sila lahat. Kahit na wala tayong seminar, pero dahil sa YouTube na pinanood ko, lalong-lalo na dun sa seminar ni Dr. Emily Soriano, nakatulong sa akin. Yan na yung day 2. Kung makikita nyo, meron na siyang maliit na mycelium. Sana sa mga katulad kong baguhan, may natutunan din sana kayo sa ginawa ko at nang nakatulong naman din ako sa inyo. Abangan nyo ang ating mushroom journey sa ating part 2. Tungkol naman ito sa pagta-transfer natin ng mycelium sa grains gamit ang cracked corn. May ituturo ako sa inyo na na-experience ko mismo tungkol sa mycelium.